Ayan, magandang araw ulit guys, and ngayon magkakabit tayo ng float switch. Para saan ba itong float switch guys? Ito ang purpose nitong float switch, para mamatay yung makina or motor, yung pump, pagka napuno na yung gantong tangke. Ayan. Ito kasing tangking to, minsan nagmamalfunction yung ano, yung float valve. Yung float valve ganito guys. Ito yung float valve, ayan. Problema nitong float valve, nasa rooftop nga to, masyadong mataas na, nasa fifth floor. Pag nag-swing na siya, kasi mahangin, ayan, nag-swing na siya ganyan. Problema, dire-diretso pa rin tulo ng tubig. Hindi mabibuild up yung pressure kasi, ano nangyari doon sa pressure switch, pagka nabawasan ng ano, ng konting pressure, bawa dumiretso yung sa float valve, yung agos ng tubig. Konting mabawas yung pressure, matidetect ng gauge or nung pressure switch, bababa yung gauge. Then, yung pressure na halimbawa nakaset sa 60 PSI, then ang cut-on niya ay mga 40 PSI. Once na reach niya yung 40 PSI, takbo na ulit yung ating ano, pump. Yung tendency, dire-diretso to, aawas minsan ng tubig. Kaya, to float switch yung gagamitin natin. Ito naman, once na umangat na yung dalawang ano niya, floater niya ito. Yung kanyang floater. May switch to. Ito yung baga, yung lever niya. Yan yung tali niyan. May hila yan. Pagka nahila yan, yan. Mag-o-on yan. Then pagka umangat na siya, babalik yung ating lever niya. Mag-o-off na yung ating motor. Kasi para tong switch, kumbaga, switch na nga, siya na yung switch, then kokontrolin niya yung motor. Ikakat niya yung current na natakbo pupunta doon sa motor. Ayan. Paano nga ba ikakabit to? Pakita ko sa inyo paano ito kinakabit. Ito, yan. Meron na siyang rust gas dito. Itong sa ating float switch. Iro-rust gas lang niya natin dito sa ibabaw ng tangke. Yan dito. Susuot mo natin yung tali. Kasi dapat nasa loob yung tali niya, yung PC. Then, pag nakasuot na siya, kasi doon natin itatali yung mga floater natin, yung dalawang kulay orange. Yan. Yan, ganyan lang siya guys. Yan. Yan. Tapos, doon sa loob nun, yung ating floater. Tapos, yung dalawang wire dito. Papakita ko sa inyo, dito natin kakapit siya sa A1 tsaka dito sa A2. Ayan, kakabit natin. Tapos doon natin siya ikakabit sa motor. Siya na yung magti-trigger. Pagka puno na yung ating tangke, papatay na siya. Ito talaga kahit mahangin or naugay yung inyong tangke, hindi siya magpa-malfunction kasi nakadepende siya sa laman ng tangke. Ayan, yun naman tali ito. Ganyan pagsuot niyan, ganyan. So, pag ganon, ayan, tapos dito sa kabila, tapos itong kabila, ayan. Pakagandahan niyan, para may i-adjust nyo pa yung ating floater, ayan. May hilan yung tali, ayan, pagka, ganyan yung pagkakasetup ng tali. Kasi, pwede yung i-adjust yung taas or level ng tubig dito sa ating tangke. Kung anong gusto, kung medyo gitna lang, pero syempre, lagi naman puno, ayan. And guys, nakita nyo to, pwede dito, kayo i-adjust nyo to, kasi, mas maganda, hindi naman ganun kababa siya. Ayan, pag kumalahati na or nag-triport na, yun, depende nga sa inyo, pwede nyo i-adjust siya dito kung may sila yung tali. Kasi, pag ang itong adjust nito guys, sa triport lang. Pag nag-triport na yung laman ng tangke, ayan, ganyan guys, kapag nakaangat or hindi nalutang pa yung ating floater, ganyan yung itsura niya. Ayan. Ba, lumutang na yung ating floater. Ayan, naka-off siya. Pero pagka hanggat nakahang pa siya, ayan, naka-on yung ating motor. Ganito siya, guys. Ayan. Nakalutang pa, nakahang pa siya, hindi pa siya nalutang sa tubig na ganun. Buhay pa siya yung ating motor. Basta lumutang niya sa tubig, mag-off na yung ating motor. Alam natin to, dito nga sa A1 tsaka A2 yung ating wire. Papunta doon sa ating motor. Yan guys, isang klase lang nung floater. Marami pang klase ng floater o iba't ibang klase ng floater na yan. Isa lang yan sa klase ng floater na
gamit natin sa ating pressure tank or water pump. Yan, bale, babatakan natin siyang wire kasi nasa rooftop yung ating float switch. Tapos nasa ground floor yung ating motor or pump. Yung nakagandahan kapag sa electrical, nag-abang na kayo ng spare na PVC, mga gantong tapping box or square box kasi yan, hindi nyo inaasahan magdadagdag kayo ng wire or ng load. Meron na kayong PVC, hindi na kayo para mag ano pa, mahirapan kung saan nyo padadaanin or magtitibag pa kayo ng semento para lang makapaglagay ng PVC or mag plastic molding. Kaya mas maganda ganyan. Basta babatakin nyo na lang. Pag PVC naman kasi, nakaabang na, maganda yung pagkakabend. Then, nakapagbatak agad kayo ng wire. Hindi na kayo para mahirapan pa. So pa guys, pagka gantong magbabatak nga pala kayo ng wire or hihila ng wire sa loob ng PVC, lalo gantong malayo. Halimbawa, ganito na, sa ground floor, tapos sa rooftop yung pagbabatakan PVC. Mas maganda, may katulong kayo. Isang hihila ng wire, tapos isa naman yung nagtutulak or titingin kung magbubuhol ba or may sasabit na wire. Para hindi kayo mahirapan or mas mabilis. Yan, doon sa A1 tsaka A2 lang tayo kakabit. Yung live tsaka yung return. Yan, kaya dalawang wire lang siya. Yung A1 tsaka A2. Yung live natin tsaka yung return. Pakita ko mamaya kung saan ito i-coconnect sa motor. And boss, bali ganyan yung magiging setup ng ating float switch dito sa taas ng tangke. Yan. Kaya binatakan nga pala namin ng wire yun. Bali, 5th floor halos itong na taas tapos nasa rooftop pa itong tangke. Yan. Tapos, engage yung ating float, yung floater. Pagka umangat yung level ng tubig, aangat na rin siya. Mamatay na yung ating switch. Ayan. Tapos kakalasin natin itong ating mga wire dito sa pressure switch. Kasi i-coconnect natin doon sa ating bagong float switch. Itong existing na pressure switch, okay lang naman hindi natin siya tanggalin. Yun lang mga wire ang tatanggalin natin. Kasi wala na siyang epekto either mag on or off man siya. Kasi wala na ngang wire or current siya na ikakat. Okay lang siya kasi kaysa mag ano pa tayo maglagay pa ng plug, okay naman tong pressure switch natin. Okay na hindi natin siya kalasin. Yun na lang mga wire, yung connection niya ang ating aayusin para gumana. Ang maggumana ay yung ating floater switch at hindi tong pressure switch. Siya nga pala guys, before nyo galawin yun or kalasin yung wire, make sure nyo na naka-off yung ating circuit breaker para walang current doon sa ating supply or doon sa wire natin para safe tayo. Ayan, nakalas ko na guys yung mga wire niya. Ang gagawin ko na lang, i-splice ko na lang muna. Mamaya ako na iayos. Gusto ko, i-splice ko na lang muna kasi para makita nyo or ma-visualize nyo kung paano yung tapping niya, kung saan galing yung live, tapos yung motor, kung saan itatap. I-splice ko na lang muna, mamaya ako na iayos. So ganda, makita nyo muna yung connection niya. Okay, na ito yung ating wire na sa motor, tapos yung wire na yung supply natin. Tapos, ito naman yung binatak natin ng wire galing sa rooftop. Yan yung nakakonect doon sa ating pressure switch. Bali, ayan. Tatlo siya, yung dalawa doon sa galing sa pressure switch. Yung dalawa yung linya natin. Tapos yung other na blue at saka brown doon sa ating galing sa motor. Pero lalagyan din natin to ng ground. Pakita ko din sa inyo yan. Ayan. I-splice mo natin yung live or yung line 1 papunta doon sa ating floater switch. Then yung line 2 dito sa isang kulay blue papunta naman to doon sa motor. Yan. Tapos yung isang ating float switch diretso din siya sa motor. Yan. Yan yung return niya doon sa ating floater switch. Ngayon, para lang kayo naglilinya guys ng isang ilaw, yung may switch tapos isang bulb. Ayan, ganun siya guys, yung linya niya ng floater switch. Pero merong ibang floater switch na parehas na, kumbaga, yung line 1 tsaka line 2, dediretso sa kanya muna before pumunta sa ating motor. Ito kasi, single line lang yung pupunta sa kanya.
Hindi pwedeng yung dalawa kasi mo shorted siya. Ngayon, on na muna natin para ma-try natin yung ating motor tsaka yung kinabit natin na floater switch o float switch. Yan, nag-automatic na yung ating motor. Pakita ko sa inyo kung anong naging reaction ng ating floater. Kung pagkagantong nag-automatic na, kung ano itsura na niya doon sa ating tanke or overhead tank. Yan guys, medyo tinaas-taas ko tong ano, yung floater, in-adjust ko dito sa piece kasi gusto nung mayari, medyo mataas yung level ng tubig dito, kumbaga maraming ipon. Kasi nga, ilang palapag tong kanilang bahay, ang problema, hindi naman ganun kalakas na lang tubig, kailangan makaipo siya ng madami kasi malakas yung kusumo nila sa tubig, bawat floor. Para kumbaga mas maraming ipon kasi minsan sa gabi lang nagkakatubig syempre mag-iipon eh minsan pagka halimbawa gabi na or sabay-sabay na gumamit yung ilang palapag na ano kasi marami na gamit yung tubig natin ang naagad kaya gusto nila medyo puno-puno pa para before abutin ng ubos ng tubig ano siya kumbaga puno na siya or may laman pa siya hindi kumbaga mauubos na totally yung tubig yan kaya medyo naangat-angat natin yung ano yung floater. Yun guys, bali ganyan lang naman kabilis maglagay ng float switch. Yan. Ito yung wiring niya, yan. Ingat na kayo kasi may current na to ganyan kapag nakakabit na siya sa breaker. Yan, sana po may tutunan naman kayo sa video to or nagkaroon kayo ng idea kung ano maganda bang ilagay kung float valve ba or float switch. Sa gantong mataas, marirecommend ko na gantong float switch kasi aminsan, pagka float valve yung PSI halimbawa 20 PSI ang cut-on niya. Yung ganito kataas na hindi na niya masyadong kayang itaas. Kaya anong nangyari? Stuck yung ating pressure doon, hindi mag-on si motor. Hindi kumbaga hindi siya mag-automatic on hangga't hindi niya reach yung cut-on natin. Kaso nga naka-stuck yung pressure, nangyari hangga't hindi mo tutulungan yung ating pressure switch, hindi siya mag-on. Kaya mas maganda pagka sobrang taas na, tapos nasa baba yung motor. Gamitin niya gantong floater or float switch para mas accurate. Yun, sana po huwag niyo kalimutan or sa mga ngayon na nakapanood subscribe niyo na rin channel natin, click niyo na rin notification bell para laging updated, tsaka yung isa nating channel na Uno Kenshin TV, tsaka yung ating pong shop na sa Shopee na HD Merchandise. Paki-follow na rin po guys at maraming maraming salamat po ulit at God bless po.